Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome again to our channel, Sir Lopez Vlog. Sa araw na ito, pagpapatuloy natin ang ating talakayan dito sa subject na personal identification. Mas higit nating kilala ito sa tawag na fingerprint. Okay, fingerprint identification. At ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa world pattern. Natapos na kasi natin sa una nating vlog yung arches. Natapos na rin natin yung loops. At ito yung huling topic natin dito sa pattern interpretation, world pattern naman. So tulad ng nasabi natin noon, mayroon tayong tatlong families of fingerprint pattern. Arches, loops, at saka world. So panghuli na ang topic natin sa araw na ito. Sa mga hindi pa nakapanood sa mga nauna nating vlog tungkol sa fingerprint patterns, families of patterns, nakalagay lamang sa ating description box yung link. Okay? So, ano ba ang meron dito sa world pattern na ito? Silipin natin. Okay, tulad ng nasabi natin kanina, ang topic natin ngayong araw ay tungkol sa world fingerprint pattern. So, ano ba ang ibig sabihin ng world pattern sa ating fingerprint classification system? Okay, world pattern. About 35% of all fingerprint patterns are world. So, this type of pattern is next in frequency of occurrence to the loops. Yan. So, ibig sabihin, kung mayroon tayong fingerprint collection na 100 pieces, 35 dito surely ay mga world. Yes, tama. This is the second to the largest number of fingerprint patterns when it comes to frequency of occurrence. Kasi ang number 1 dito ay loops, 60 to 65%. Okay? Yung world naman is 30 to 35%. 5% lang ang arches. Okay? So sa bawat 100 collection of fingerprint pattern, expectedly 35 dito ay world. Okay? Fingerprint technician is not so much with the core in world because they are not used in the classification according to Henry system. So, sa una nating pagtalakay, binanggit natin yung core. Okay, core is the approximate center of the pattern. But when it comes to world, hindi ito masyadong binibigyan ng pansin. Ang higit na binibigyan pansin natin dito sa world ay yung delta. Okay? Usually kasi kapag world, mayroon siyang dalawang delta. Ito yung focal point of interest when it comes to world. Yung kasing core, mahalaga yan sa pattern na loops. Pero sa world, hindi ito masyadong pinapansin. Okay, hindi ito masyadong mahalaga sapagkat ang mahalaga dito sa world, I repeat, ay yung delta. Okay? There are 4 variations of the fundamental world type. So, 4 na klase ang world pattern. Una, plain world. Pangalawa, central pocket loop world. Pangatlo, double loop world, at yung pang-apat naman ay accidental world. So, pakitandaan lang natin, 4 na classifications of world meron tayo. Okay, i-discuss natin ito isa-isa. Unahin natin ang plain world. A plain world is a pattern in which there are 2 deltas and in which at least 1 ridge makes it turn through 1 complete circuit. So, tandaan lang natin yung characteristics ng plain world.
at least one ridge makes it turn through one complete circuit. Dapat isa at least one sa kanyang mga ridges ay nakabuo ng isang complete circuit. Okay, para matawag itong whirl. Kahit na ito ay open circuit, okay lang yan, whirl pa rin yan. Okay, so I repeat, dalawang delta at least one complete circuit of each ridges. Papakita natin mamaya kung ano example ng plane whirl. Whirls exhibit various shapes around the core, such as round, oval, or almond. So, do not expect na kapag sinabi natin plane whirl, dapat perfect circle yung shape ng kanyang fingerprint pattern. No? Okay? Pwede rin itong round, pwedeng oval, or almond shape. It is essential to remember that the outer boundary of whirl consists of two deltas. Okay? So, ito ang sample ng plane arc. Para itong bullseye sa ating target paper nung nagkaroon tayo ng indoor shooting sa ating shooting range. Okay? At least one of the ridges, ito yung tinatawag na make a complete circuit. At meron siyang dalawang delta, isa dito sa left at isa dito sa right. At least one of each ridges makes a complete circuit. Okay, napakaganda nga naman, no? Kompleto yung pagkakaroon niya. In fact, hindi lang isa dito, dalawa eh. Okay, itong pangatlo, hindi na buo. Okay. So, pasok ito sa definition ng plane whirl. So, take note, kapag sinabi natin plane whirl 1, kailangan meron siyang dalawang delta. Pangalawa, at least one of the ridges make a complete circuit. Okay? Another example of a plane whirl. Okay? Obviously, plane whirl ito kasi yung ridge ay kompleto. Ito naman yung open circuit. Okay lang yan. Okay, plane whirl pa rin to. Ito naman yung oval shape, pero complete naman yung circuit niya. Okay, ito yun naman yung papansinin natin kapag may suspect tayo na yung isang fingerprint pattern ay plane whirl. Tingnan lang natin kung at least one of its ridges nakabuo siya ng isang complete circuit para masabi natin na ito ay plane whirl. I repeat, hindi lang ito exactly na bilog tulad dito. Kung minsan, meron din oval. Okay? So, that is all about the plane whirl. Okay, so this is an example of a plane whirl. Dalawa ang delta niya. So, dito yung isang delta. Nandito naman yung pangalawa. At nakabuo siya ng hindi lang isang circuit, kundi marami. Okay? Pero ang definition natin sa plane whirl, at least one of its ridges kailangan makabuo ng complete circuit. Pero sa example natin, marami namang circuit ang nakabuo. Okay, so maganda ang pagkaka-presenta ng example natin na plane whirl. Okay, so para siyang bullseye, I repeat sa ating target range, okay, pang bullseye. So, ganito rin ang isa pang example ng plane whirl. Okay, so nakabuo rin siya ng complete circuit. Open circuit niya lamang eh. Hindi naman necessary talaga ng perfect circuit. Kahit open circuit, okay na yan. Okay, so ito, dito sa labas, nakabuo naman siya. Okay, so ito naman yung kanyang delta. Dalawa, dito yung isa. Okay, dapat alam nyo kung paano nyo hanapin yung delta dito sa whirl kasi mahalaga ito. Kung hindi nyo nahanap itong delta ng whirl, anong mangyayari? Hindi, wala na. Finish na. Finish na. At pay attention kung paano hanapin yung delta. So, yung paghanap ng delta, nabanggit na natin ito sa ating naunang vlog, makikita natin ito sa point of divergence ng type lines. Okay?
So yung tight lines, these are the two running ridges, okay? Then suddenly separated. So yung first ridge na makikita dito sa point of divergence, ang tawag natin dyan ay delta. Okay, so na-discuss na natin yan noon, pinaparemind ko lang sa inyo. Kung hindi nyo pa ito masyadong naintindihan, pwede nyo balikan yung mga nauna nating vlog. Okay, so nandito sa ating description box yung link. Okay, pakitignan nyo na lang para ma-appreciate nyo yung sinasabi nating delta. Okay, so that is all about the plane world. Okay, so let's proceed to another variation of a whirl. Ang tawag naman natin dito ay central pocket loop whirl. Okay, mayroon itong symbol na capital letter C. Ano ba ang central pocket loop whirl? Since it combines features of both loops and plane whirls, this is the most difficult of all patterns to understand. So, take note, ito yung pinaka mahirap na maintindihan sa lahat ng fingerprint patterns. Bakit? Kasi ang buong akala natin ay plain loops lang yan. Pero sa loob nito, meron palang whirl. Makikita natin ito mamaya. A central pocket loop whirl is a pattern which for the most part looks like a loop. Yon. Mapagkakamalan talaga nating loops itong central pocket. But which has a small whirl inside the loop ridges. Sa loob ng fingerprint sa loob ng pattern area, mayroon tayong makikitang whirl sa gitna. Pero maliit nga lamang. Okay? Some authors refers to it as a composite pattern. So take note the word composite pattern para sa mga nagre-review. Kapag tinawag natin composite pattern, ito ay central pocket loop whirl. Okay? What means is that it is made up of two patterns in one. So, sa isang fingerprint pattern, dalawa ang characteristics na makikita rito. Isang loop at isang plane whirl sa loob nito. Okay? A whirl inside a loop. Because the central pocket loop whirls combines characteristics of both the plane loop and the plane whirl, it is sometimes referred to as transitional pattern. Okay? Tinatawag din itong transitional pattern. Okay? Balikan lang natin yung nauna kanina. Tinatawag din itong composite pattern. At the same time, tinatawag din natin itong transitional pattern. Okay? So, dalawa ang katawagan natin sa central pocket loop whirl. Ito naman ay isang example ng central pocket loop whirl. Kung papansinin ninyo, para talaga siyang isang loop. Okay? Napag-aralan na natin yung loop. Kung hindi nyo pa na panood yung video natin dito, nakalagay sa ating description box yung link. Okay? So, sa kabuuan ng fingerprint pattern na to, mapapansin natin na ito ay isang loop. Pero kung tignan mo maigi sa gitna, mayroon siyang isang complete circle. Okay? Isang complete circuit na kumakatawan sa definition ng plane whirl. Okay? Meron din siyang dalawang delta. Ito yung unang delta. At ito naman yung pangalawa. Kaya, pasok pa rin siya sa definition na double loop whirl. Hindi siya loop kasi sa gitna, I repeat, there is an small pattern na tinatawating plane whirl. Okay? So, gayon din dito sa pangalawang example natin.
So, sa kabuuan, akala natin ito ay isang loop, pero kung titignan mo sa gitna, meron siyang iba pang pattern na nakapasok sa isang. So, meron pa siyang ibang klase ng fingerprint pattern. So, this is the delta. This is another delta. So, dalawa ang delta ng central pocket loop or katulad din ito ng plain word. Dalawang delta. Okay? So, that is all about the central pocket loop word. Ito pa yung isang example ng central pocket loop word. Pansinin ninyo yung word type pattern sa gitna. Pero sa kabuuan, mapapansin natin na ito ay isang loop. So, it is the combination of a plain word and a loop. Yan. So, ganoon din dito. Sa gitna, mayroong complete circuit. Yan. So, another representation of a central pocket loop word. Okay, so sa gitna nito, again, there is a circuit of the ridges, kaya ito matatawag na central pocket. Kasi sa labas naman nito, mapapansin natin na ito ay isang loop. Pero sa loob, may isa pang pattern nito na word, kaya kung sa kabuuan, ang tawag natin ay central pocket loop world. Okay, tulad din dito sa figure number 19-B. Ito yung kanyang delta sa right. Ito naman yung kanyang delta sa left. Okay, next. Remember that in the central pocket loop world, what is required is at least one recurving or word type ridge below the core to form the pocket in the center of the pattern. At least one recurving. Okay? At least one recurving below the core. Tingnan natin. So, itong makapal na parte na ito, ito yung tinatawating recurving ridge. Okay? Recurving ridge. Yung recurving ridge, nasabi na yan natin noon na this is just like a shoe ng horse. Okay? O kaya isang hairpin ang shape ng recurving ridge. So, dito yung core, sa baba nito, mayroon kang mapapansin recurving ridge. Kaya ito ay tinawag nating central pocket loop core. Ganoon din dito. So, mapapansin mo rito, meron siyang recurving ridge. Okay?